kumusta po kayo ngayong araw na to? Nako, namiss ko po kayo ng ilang araw. Okay. So mga kananay, alam nyo po, sa araw na ito ay talagang, nako, ang hangin po sa labas, kaya ang buhok ko ay medyo ganyan. Ayan, may blessing po kasing dumating at inabutan po tayo ng, alam nyo po, ng mais. Kaya wow! Naman ngayong umaga, hindi ko palalagpasin yung mais. Gagawa po tayo ng isang masarap na soup na kung saan magugustuhan ng inyong pamilya, lalo na po ng inyong mga anak. Hindi po ba kalimitan, bago tayo kumain, ay nagtitake muna tayo ng soup. Naku, itong soup na ito na gagawin ko. Guys, napakasarap. Ito po ay tatawagin nating chicken corn soup. Yummy! Nako, Diyos ko. Ngayong umaga na ito, guys, sana ay sa pagbabahagi ko ngayon sa inyo ay inyo ring matutunan. Of course, ang karamihan naman nating mga nanay ay talagang pagkananay, nako, ang dami pong natututunan na gawain pang bahay. So ako po kasi since young ay talagang, alam niyo po, talagang na-trained ako ng tatay ko, ng nanay ko, kung paano po magtrabaho, paano kumilos, at paano mamuhay ng isang simple at malusog na pamumuhay. Okay, so let's start na po tayo. Ano ba yung ating mga sangkap sa ating gagawin ngayon o ating lulutuin ngayon? Yan po ay tatawagin nating chicken corn soup. Wow! Ayan mga kananay, so ngayon ay ibabahagi ko na po sa inyo kung ano ba ang sangkap ng masarap na chicken corn soup. Ayan. So simple lamang po ang ating mga sangkap at hindi na po natin na pinagbibili mga kananay. So una sa lahat, meron po tayong bawang at sibuyas. Ayan, meron na po tayong stock niyan. Meron po tayong paminta, meron po tayong asin, at meron po tayong kalahating kutsarang asukal. Ang chicken po, ganyan lang po karami. Yan po ay itinabi ko talaga nung nakaraang nag-adobo ako. So itinabi ko po ang pitso para po may pang chicken corn soup ako. At meron po tayong mais. Apat na piraso po ito. Ayan, in-slice po natin. And then, meron po tayong malunggay. Ito po ay tatlong pirasong tangkay ng malunggay. Ayan po karami. Meron din po tayong dalawang pirasong itlog. Ayan, binati na po natin yan. Kailangan batiin natin. At syempre, yung ating pong ipagsasabaw ay meron po tayong buko. Ayan, so ang sabaw po ng buko ay masarap po na pangsabaw sa chicken corn soup. Meron din po tayong, Jersey evaporated milk. Ito po yung ating isa sa mga paboritong evaporated milk. At syempre, meron po tayong magic sarap granule seasoning. At hindi mawawala mga kananay yung, ayan, Pacific Sunrise. 100% vegetable oil. Paborito ko po ito. So, ayan, napakasarap po ng kanilang cooking oil. Ayan po. So, ito po yung talagang ginagamit ko pag nagigisa ako. Bukod sa masarap, matipid, at higit sa lahat ay 0% cholesterol at napakamura. So, ayan. Sana ay nakikita ito ng Pacific Sunrise Distributor na talagang ito po yung ating paboritong ginagamit na cooking oil. Okay? So, now let's start cooking! Ayan, maglalagay na po tayo ng 2 tablespoons of Pacific Sunrise Cooking Oil. Mga kananay, atin na pong igigisa ang bawang. And then, sibuyas. Pula-pulahin lang po natin mga kananay. At pagkatapos po niyan, ay isusunod na natin ang manok. Ito ang manok. My God. Bango. Ayan. So isusunod na natin ang manok. Ayan. At syempre mga kananay, dahil ito ay pitso ng manok na 45 days or broiler,
So, malambot po yan ang laman, kaya po pwede na nating lagyan kaagad ng asin para po lumasa yung ating manok. At isusunod na rin po natin, mga kananay, ang kalahating kutsarang sugar. Ang purpose po niyan, mga kananay, para lumasa yung ating chicken meat or pitso ng manok. Ayan. And pagkatapos po niyan, isusunod naman natin ang, ayan, mais. Yung mais po, mga kananay, ay hindi ko rin po ito binili. Meron lamang pong nag-sponsor. At pagkatapos po niyan, mga kananay, tatandaan niyo po kung ano po ang isusunod ko. Kukuha po tayo ng isang pins na Magic Sarap Seasoning Granules. Ayan, isang pins po yan. And then, mga kananay, isusunod na po natin ang sabaw ng buko. Ayan. Oh my God, ang sarap. Okay, ayan po. So, tandaan po natin yan, mga kananay. So, atin na po siyang tatakpan. Takpan po natin siya, mga kananay, hanggang sa kumulo. Ayan, kumulo na. So, ito na yung oras na lalagyan natin. Mag-a-add po tayo ng tubig na 300 grams. Only 300 grams. Ayan, so pakuluin po natin uli. At kapag kumulo na ng kumulo, ay babalikan natin para i-add naman natin yung ating evaporated milk. Ayan, mga kananay! Kumulo na ng kumulo. Okay, let's check kung luto na yung ating in-slice na mais. Ayan, luto na! Yes! So, it's about time, mga kananay, na atin na pong lalagyan ngayon ng Jersey Evaporated Milk. Ayan. Bubuhos na po natin. Tatandaan nyo po, mga kananay. Panguli po nating ilalagay sa mga liquid na ingredients ay ang gatas o evaporated milk. So, habang nilalagay po natin, huwag nyo pong kalilimutan na haluin siya. Dahil pag hindi po natin nahalo yan, ay yan po ay mamumuo. At huwag po nating tatakpan. Okay? At mga kananay, dahil malagkit na mais ang ating ginamit, so hindi na natin kailangang maglagay ng pangpalapot dahil kusa po iyang lumalapot. Naku, napakamasustansya po ito, mga kananay. Yung ating ginagawa, pagluluto lagi ng mga matipid na ingredients o mga sangkap, pero napakamasustansya. So, sa panahon po ng pandemic, mga kananay, lagi po nating tatandaan, lagi lamang po tayong masinop at madiskarte. Naku, kahit saan po tayo itapon. Ano man pong krisis na dadaan sa buhay natin o ating mararanasan, sigurado po ako na makakaraos po tayo. And syempre, huwag pong kalimutan na magpasalamat at humingi lagi ng tulong sa ating pong may kapal. Huwag po muna nating tatakpan hanggang sa kumulo siya. Ayan, mga kananay, so kumulo na po yung ating soup. And now, takpan na po natin para po, mga kananay, ay kumulo pa siya ng gusto. At pagkatapos po niyan, ay isusunod naman natin ang isang sangkap. Ayan, kumulo na, mga kananay. Ayan, so okay. Ngayon, mga kananay, ay dadagdagan natin siya ng, lalagyan natin siya ng patis. Ganito lamang po karami. Pero optional naman po yan sa inyo. Depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo lang ng asin, okay lang. Pero kung mas gusto nyo po ng masarap pa talaga, ay patis po ilalagay nyo. Mas mainam po. So lalagyan po natin ng patis.
Ito po ay tansyahin lamang po natin, mga ganito lamang po karami. Dalawang kutsara. Okay, dalawang kutsarang patis. Ayan. Mainam po, mga kananay, ang patis sa soup. Ayan. Naku, ang sarap nito. Ang sarap. Naku, oh my God. Ayan. Naku, kumulo na ng kumulo, mga kananay. So, it's about time na atin na pong ito turn off ang ating kalat. Ayan. So, dahil na-turn off na po natin ang kalat, isusunod po natin kaagad yung malunggay. Ayan. Pansin nyo po, mga kananay, nilagay ko yung malunggay na wala na pong apoy yung ating kalan. Para po yung sustansya ng malunggay ay sariwa pa din. Ayan. See, kita nyo guys. Nako, napakasarap nito. Takpan lamang po natin siya sandali ng isang minuto. Ayan, pagkalipas po ng isang minuto guys, isusunod na po natin ngayon ang itlog. Pag hinuhulog po natin ang itlog, huwag nyo pong kalilimutan na haluin ang haluin habang hinuhulog po ang itlog para po ito ay hindi mamuo. Ayan. Okay. Ang sarap nito guys, lalo na sa mga anak ninyo. Magugustuhan ito ng mga bata. Sigurado ako. Napakamasustansya at napakasarap. Napakatipid. Okay, this is it. Ayan na po ang itsura ng ating chicken corn soup. Ayan na po, ang sarap nito guys. Ayan, lalagyan na po natin siya ng paminta. Oh my God, ang sarap. Ang sarap, my God. Kananay, naku, wala kayong masabi dito mga kananay. Napakasarap. Okay. So, kuha po tayo ng konti para bigyan ko yung aking bunso. Ni! Tikman mo anak. Saan ka galing? Ha? Mainit ha? Sarap. Sarap talaga. Apo, ang sarap. Yan po si Brainy, yung aming youngest na napakatahimik. Ayan mga kananay, so sabi ko sa inyo, naku, yung pinatikim ko sa anak ko, hindi na po binitawan, dinagdagan pa. Nandun na sa labas, kumakain na po ng chicken corn soup. Okay, maya-maya naman po ay mag-aalmusal na rin kami. Okay guys, mga kananay, so I hope na meron naman akong naibahagi sa inyo ngayon na isang masarap na lutong bahay na kung saan ay tinawag po nating chicken corn soup. So, maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pagsubaybay at panunood po sa aking channel. At syempre mga kananay, bago po tayo mag-end, ay hayaan nyo po na i-shoutout ko muna yung ating mga kaibigan na talagang nandyan lagi para sumuport sa atin. Oy, thank you so much ha! Thank you so much guys sa kay Miss Jovelyn Gonzaga Sardido. Ayan. Or Jovelyn Sardido Gonzaga. Ayan, yung aming langlang dati dito sa bayan namin. Nako, napakabait at napakasipag na bata. Ayan. And thank you lang at talagang hindi mo pinapabayaan ang iyong parents. Nako, saludo ako sa iyo, my dear. So, I like you. And then lang, syempre sa mga ka-office mate mo, thank you so much sa
support. Ayan, samahan nyo dyan sa inyong boarding house. So, thank you so much lang. And of course, gusto ko rin pasalamatin po yung ating mga kaibigan na kung saan ay patuloy pa rin na sumusubaybay at sumusupport din sa atin. At yung aking mga pamangkin, nako! Ang sabi nila sa akin, nakakainis nga daw at medyo minsan mahina ang connection. Hindi nila na itutuloy yung panonood sa ating channel. So, thank you so much sa aking mga pamangkin, kay Juliet Templo and family. Ayan, kay Gigi, na aking inaanak, Gigi Himplo. At syempre ay maraming salamat din kay Jillian, Rochelda Rosauro. And of course, kay Manoy Nunong, Rochelda and family. Thank you so much po sa inyong panunood at pagtangkilik sa aking mga vlog. Especially sa aking husband, sa aking mga anak na patuloy po na nariyan. Yung iba kong mga anak, wala man po dito sa kapiling ko ngayon, pero nandoon po yung kanilang support sa aking channel, support sa aking ginagawa. Nandun lagi yung kanilang pagpaparamdam ng pagmamahal po para po sa akin. Ayan. So guys, so muli ay nagpapasalamat po ako sa inyo. At muli, ito pa rin ang inyong masinop na ina at madiskarteng asawa. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at ibigay po ang inyong thumbs up. Thank you for watching. I love you all. May God bless us all.